10 delikado at nakakamatay na mga insekto. Ang ating mundo ay mayroong libo-libong species ng iba't ibang mga insekto. Malaki ang kanilang pakinabang sa ating kapaligiran. Nakakatulong din ang ilan sa kanila sa mga bulaklak, halaman at maging sa mga gulay. Subalit gayon paman, kahit na insekto at maliit silang maituturing, alam mo bang napakadelikado ng ilan sa kanila para sa ating mga tao? Mosquito. Ang mga lamok ang pinakadelikadong species ng mga insekto sa mundo at nararapat lang ang bansag na iyan sa kanila dahil sila lang naman ang salarin sa pagkamatay ng mahigit 1 milyong tao taon-taon dahil sa pag-transmit ng nakakamatay na malaria disease. Carrier ang lamok ng isang sakit na malaria na naipapasa sa pamamagitan ng kanilang pagkagat sa isang tao. Ang malaria ay isang blood-transmitting disease. Hindi ito nakakahawa kung sakaling magkakaroon ka ng kontak sa isang may sakit. Ito ay napapasa sa pamamagitan ng parasites na mula naman sa kagat ng lamok. Ang insekto ding ito ang salarin sa paglaganap ng dengue fever, yellow fever, encephalitis at ang West Nile virus. Driver ants. Ang colony ng mga driver ants ang pinakamalaki sa lahat ng insekto sa mundo. Umaabot lang naman ang kanilang bilang hanggang sa 22 million. Isang rason na kahit ang dambuhalang elepante ay bahagang buntot sa kanila. Tinatawag din ang mga driver ants na durilos, safari ants at siapo. Karaniwan silang makikita sa Central at East Africa, subalit namataan na rin sila sa Southern Africa at Tropical Asia. Napaka mapanganib ng mga driver ants dahil kaya nilang pumaslang ng libo-libong uri ng hayop sa pamamagitan lamang ng isang pagsalakay. Ugali din ng mga insektong ito ang lumusob sa mga tirahan ng iba't ibang insekto para kunin ang kanilang mga pagkain at patayin sila. Sa dami ng bilang ng mga driver ants at sa kanilang pagka-agresibo, tunay na hindi lang sila sa hayop mapanganib dahil kahit ang tao ay kayang-kaya nilang paslangin. Killer bees. Ang mga insekto naman na ito ay kilala din sa tawag na Africanized honeybees. Isa silang hybrid species ng mga western honeybee. Napuo ang isang killer bee sa pamamagitan ng isang bubuyog na mula sa Southern Africa at ng Brazilian honeybee. Napaka-agresibo ng mga insektong ito at kaya nilang sundan ang kanilang biktima hanggang sa layong 1 milya. Sama-sama silang umaatake at bawat isa sa kanila ay nagagawang mag-sting ng paulit-ulit. Ang kanilang paboritong target ay ang mukha at mata ng biktima. Hindi naman ganun kamapanganib ang kanilang sting, subalit kaya nilang pumatay dahil tulad ng sinabi ko sa nauna ay sama-sama silang umaatake. Nabubuhay din ang mga killer bees sa isang malaking colony na aabot sa hanggang 80,000 bilang. Kapag nakaramdam naman sila ng panganib ay 24 oras silang naka-alerto at inaatake ang kahit na sinong tao at hayop na naaabot ng kanilang range. Chichi flies. Ang mga chichi flies ay ang pinaka nakakapinsalang insekto sa Africa. Dugo ng hayop at tao din ang kanilang kinakain. At alam mo ba na ang mga insektong ito ay pumatay na ng tinatayang nasa kalahating milyon katao sa Africa? Mapanganib ang kagat ng isang chichi fly dahil nag-i-inject ito ng isang lason na nakakapinsala sa biktima. Ang isang tao na nakagat nito ay makakaranas ng sleeping sickness at kapag hindi kaagad naagapan ay maaaring hahantong sa pagiging fatal. Giant Japanese Hornet. Ito naman ang pinakamalaking species ng mga hornet sa buong mundo. Kaya nilang lumaki hanggang sa 2 pulgada. Alam mo ba na taon-taon ay mayroong 40 namamatay dahil sa sting ng mga Japanese hornet? Bawat isa sa kanila ay kayang mag-sting ng paulit-ulit at kayang mag-deliver ng 10 dobling venom. Ang kanilang maliit na colony ay kayang pumaslang ng isang 150 pounds na hayop, kaya naman lubhang napakadelikado nila. Ang sting ng mga Japanese hornet ay fatal, lalo na sa mga taong allergy sa kanilang venom. Gayunpaman, kahit na hindi ka allergy ay maaari ka pa rin mamatay kung sama-sama at paulit-ulit kanilang aatakihin. Walang takot at napaka-agresibo nila kapag nakaramdam sila ng panganib, kaya mas maiging iwasan ang mga insektong ito. Kissing bug. Ang mga insektong ito ay matatagpuan sa Mexico, Central America at South America. Paborito nilang magtago sa mga singit-singit, maliliit na butas ng kama, mga sahig, dingding at mga furniture. Madalas makikita ang mga ito kung saan namamalagi ang mga alaga mong hayop gaya ng aso at pusa. Napansagan silang mga kissing bug dahil madalas sa bibig sila umaatake. Nabubuhay ang mga ito sa pagsipsip ng dugo ng hayop at tao. Kaya naman tinawag din ito minsang vampire bug. Sa gabi aktibo ang mga insektong ito at malimit naman na nagtatago lang sa umaga. Kapag nabusog na ang isang kissing bug, kaya na nilang hindi kumain sa loob ng 1 linggo. Mapanganib ang kagat ng mga kissing bug
dahil nagre-resulta ng pamamaga, pamumula at sobrang pangangati ng balat sa parting nakagat. At maaari ding mapunta sa pagbaba ng pressure ng dugo at hirap sa paghinga. Carrier din ang mga kissing bag ng parasites na magiging dahilan sa pagkakaroon ng Chagas disease na magdadala naman tungo sa seryosong problema sa puso at tiyan. Fire ants. Mayroong 285 species ang mga fire ants sa buong mundo at gustong-gusto nilang manirahan malalapit sa medyo mamasamasang lugar. Hindi visible ang bahay ng mga fire ants dahil paborito nila sa ilalim ng lupa, mga bato at maging sa mga pinutol na kahoy. Ibinasi ang kanilang pangalan na fire ants mula sa kanilang sting o kagat dahil pag na-sting ka ng insektong ito, tila ba makakaramdam ka ng init at sobrang sakit sa parting apektado. Napaka-agresibo ng mga fire ants at grupo silang umaatake kapag na-provoke sila o na-disturb ang kanilang bahay. Kaya nilang mag-sting ng paulit-ulit sa kanilang target at meron din silang venom na tinatawag na solnopsin na magdudulot sa biktima ng infections o maaaring pagkamatay dahil sa allergic reaction. Kaya naman isa ang mga fire ants sa pinakadelikadong insekto lalo na sa mga bata at mga alagang hayop. Fleas. Ang mga fleas naman ay isang uri ng external parasites na sumisipsip ng dugo ng tao at mga hayop. Napakaliit lamang ng mga insektong ito, halos magkasing laki lang ang mga fleas sa dulo ng isang ballpen. Napakabilis nilang umatake at ang kanilang kagat ay magdudulot sa balat ng sobrang pangangati at pamumula na siya namang magiging dahilan sa pagkakaroon ng infection. Madalas nilang inaatake ang sa bandang bewang ng tao, tuhod at siko. At kaya nilang sumipsip ng dugo 15 times sa kanilang body weight. Merong 2,000 species ang mga fleas at bawat isa sa kanila ay kayang mangitlog hanggang sa 2,000 bago pa man sila mamatay. Bootfly. Ang larva o uod na mula sa itlog ng bootfly ay nagiging isang parasites na makikita natin sa mga hayop. Subalit ang mga parasites na ito ay maaari ding mapasa sa tao at magre-resulta ng di kaaya-ayang epekto. Ang mga insektong ito ay madalas na matatagpuan sa Central at South America. At ang epekto na dulot ng mga larva nito sa balat ng tao ay ang pagbabago ng mga skin tissue. Ang mga babaeng bootflies ay nangingitlog sa balat ng hayop at ang mga itlog nito ay siya namang magiging mga maliliit na uod na nagiging parasites na maaaring mapunta sa tao. Kapag napunta ito sa tao, sumisingit ito sa balat at maging ang kanyang pagalaw ay maaari mong maramdaman. Kaya nitong manatili sa iyong balat sa loob ng 30 days at kapag nakompleto na ang pagdevelop ng larva ay kusa din naman itong umaalis. Bullet ant. Ang mga bullet ant ay ang pinakamalaking uri ng langgam sa mundo. Kaya nilang lumaki hanggang sa 1 pulgada o 1 inch. Kalimitan itong nakikita sa malawak na kagubatan ng Paraguay at Nicaragua. Nabansagan silang mga bullet ant dahil sa sobrang sakit ng kagat nito na katulad daw sa tinamaang ka ng bala. Sa katunayan, ang sakit na dulot ng sting ng mga bullet ant ay 30 times kumpara sa sting ng isang honeybees. At ang sakit sa kagat ng 1 pulgadang bullet ant ay maaari mong maramdaman sa loob ng 24 oras. Gusto nilang manirahan sa paanan ng mga malalaking kahoy at ang kanilang colonies ay umaabot sa daan-daang piraso. Ang mga insektong ito ay kaya ding maglabas ng di ka nais-nais na amoy kung sakaling makakakita sila ng mga predator. Ngunit kung sakaling hindi masisindak sa kanilang inilalabas na mabahong amoy ang predator, sama-sama nila itong aatakihin sa pamamagitan ng kanilang nakakamatay na sting. Ikaw kaibigan, alin kaya sa mga iyan ang pinakamapanganib para sa'yo? I-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba.